Welcome back to our YouTube channel, Papat Family. Basta apat, tapat! Yes, good morning, Swerte Fools! Magandang umaga po sa ating lahat. At ang gagawin po namin today sa aming babuyan ay mag-i-inject po tayo ng vitamins sa ating mga bagong walay na biik at magpupurga po tayo sa ating dumalaga. Kasi 7 months na po siya, so pupurgahin po natin para maihanda natin sa kanyang paglalandi in the future. Ito po, Swerte Fools, ang ating i-inject sa ating mga biik. 1 ml na Bilamil Vitamin. Okay po, Swerte Fools. So, ang una po nating gagawin sa umaga kapag inject time ay i-injectan po muna natin ang ating mga biik bago po natin sila papakainin. So, yun po yung unang gagawin natin bago tayo magpapakain sa kanila. So, ang ginagamit ko po pala na syringe dito po ay yung 1 ml na syringe. Kapag mga biik ang i-injectan natin, ay 1 ml po ang gagamitin ko para hindi sila masyadong masaktan dahil yung 1 ml po ay maliit lang po yung karayom niyan. At mas madali po na i-inject ang 1 ml na syringe. Kung tungkol naman po sa vitamins na ginagamit po namin dito sa babuyan, ang vitamins lang po na ginagamit ko para sa mga baboy ko po ay Bilamil Vitamins. So, ito pong vitamins na ito ay mabibili nyo po ito sa lahat po ng agri-vet supply sa inyong lugar. At pwede po siyang bilhin ng mga tag ilang ml lang po, hindi kailangan na talagang yung isang bote po talaga yung bibilhin kasi medyo mahal din po siya kapag isang bote yung bibilhin natin. Pero kapag marami po kayong i-injectan na baboy ay mas mabuti po na yung isang bote po ang bibilhin po natin. So yan lang po, Swerte Fools, ang pag-i-inject natin sa ating mga bagong walay na mga biik. So ini-injectan po namin sila sa puwet dahil mas madali po yung pag-i-inject natin kapag sa puwet natin i-injectan ang ating mga maliliit na mga biik. Ayan, so dito naman po tayo sa aming dumalaga na si Salimpa. So ngayon po ang kanyang ika-7 months at kailangan na po natin siyang purgahin para maihanda siya sa kanyang paglalandi at pagbubuntis in the future. So linis-linis po muna tayo. Ganito po talaga pag merong babuyan. Sa umaga po talaga sobrang busy kasi ang gagawin po talaga sa umaga ay linis po talaga sa lahat ng baboy. Tapos kapag merong i-injectan, inject. Tapos kapag merong ipupurga, ay magpupurga. Tapos magpapakain po sa mga baboy. So yun po talaga yung napaka-busy na oras kapag meron tayong babuyan ay umaga po talaga. Tips po para sa mga magiging dumalaga nyo po kapag magpaplano po kayong mag-inahing baboy ay piliin nyo po yung dumalaga or yung baboy na marami po yung dede niya. Kasi yun po yung importante po talaga. Kasi pag hindi natin alam, baka makaanak yung inahing baboy natin ng maraming mga biik tapos kulang yung dede. Kailangan mo ng effort nun para mabuhay lang lahat yung anak niya, like magpo-formula milk ka para magpadede ka sa ibang mga biik at the whole month kang magbabantay at magpapadede sa mga biik niya. 14 pataas, okay na po yan, Swerte Fools. 14 na dede pataas, okay na po yan maging inahin. Kung makakita kayo ng 16 na dede, mas mabuti po yon. Tsaka, piliin nyo din po yung maganda po yung lahi ng baboy. Yun po yung pinaka-importante. Okay po, Swerte Fools. So, ito po. Ito po ang isang ganito. Yan po ang half po ng talagang pakain namin sa aming
baboy na si Salimpa, na dumalagang baboy. So, ang talagang kain niya, kada meal niya ay isa pong ganito talaga at 1/4. So, ngayon, dahil nagpupurga po tayo, ang gagawin po natin ay kalahati lang po ng kanyang regular meal ang ating ipapakain sa kanya at ihahalo natin yon sa kanyang pampurga. So, ilalagay po natin yan dyan. Okay po, Latigo 1000 po ang ginagamit po namin pampurga po sa aming mga baboy. Kapag tulad po nito na malaki na po na baboy ay 10 grams po ng Latigo 1000 sana yung gagamitin natin. Pero dahil naubusan po yung tindahan ng 10 grams, so ito na lang pong 5 grams ang ginagamit ko. At 2.5 grams ng Latigo 1000 ang aking ihahalo sa kanyang pagkain. So ayan po, meron din po tayong ibang paraan po sa pagpupurga po ng ating mga alaga. Pwede po yung injection po, yung injectable way of deworming. Yun po yung ginagamit ng mga ibang nagbababuyan. Pero dito po sa amin ay nakasanayan ko na pong ang ito lang pong powder na ihalo namin sa kanyang pagkain ang nakasanayan po namin gamitin para pampurga sa aming mga alaga. So dahil ito pong si Salimpa ay wala po siyang pig drinker po, dinamihan ko po ng tubig. Kada pakain po namin sa kanya ay marami po talaga yung halong tubig sa kanyang pagkain. Ayan po, Sir Tifos. So bukas po, Sir Tifos, ay i-injectan po natin siya ng vitamins. At after a day naman po ay i-injectan po natin ng antibiotic. Yes, ito na po. After 2 days po ito nang napurga po natin si Salimpa ay naglalandi na po siya. Ito po ang kanyang first day ng paglalandi. Ito po ang kadalasan kong naoobserbahan po sa aking mga dumalaga or mga inahing baboy na kapag napurga na namin sila ay kasunod po noon na mangyayari ay maglalandi po sila. Yan po ang itsura ng white discharge na makikita natin kapag naglalandi na po ang ating dumalaga or inahing baboy. Tingnan niyo po, Sir Tiposo. Kino-close niya ang kanyang buntot kapag hinahawakan ang kanyang ari. So, meaning po nun ay hindi pa po talaga siya nasa standing heat kasi first day pa po ngayon ang kanyang paglalandi. Kadalasan po, ang standing heat ay nasa pangalawa at pangatlong araw po ng paglalandi ng ating dumalaga or inahing baboy. Yan, so ipapakita ko po sa inyo, Sir Tifos, itong mga dede niya ni Salimpa. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tsaka 8. So, ang total po na dede ni Salimpa ay 16 po ang kanyang dede. So, ito po yung idea na talagang magandang gawing inahing baboy kapag ang kanyang dede ay marami po. So, kadalasan po ay nasa 14 or 16 na dede ang talagang idea na gawin nating inahin. So, kung meron kayong maaalagaan na pwedeng maging dumalaga na baboy at marami yung dede niya at maganda naman yung katawan, ay gawin niyo po yun po yung gawin niyong dumalaga. So yan po, Sir Tifos, maraming salamat po at dyan po mag-i-end ang ating video. Na po ay huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at mag-like po sa ating video. Maraming salamat po!